Proyecto Helmo. Tawagin niyo na lamang po ang aking tatay sa pangalang Estong. Lumaki ang aking ama sa isang lugar sa Eastern Visayas. Walang permanenteng trabaho dahil hindi nakapag-aral. Sa kadahilan ng inuna ng mga magulang niyang pag-aralin ng isa niyang kapatid. Gawa nga ng hindi din maaasaan sa bahay dahil nga masakitin din itong kapatid niya. Paminsan-minsan ay pumupuslit si tatay sa eskwelahan at nagkukunwaring estudyante. Sinasamahan niya ang kapatid niya at nakikisit-in lalo na at noong mga panahon na yun ay overcrowded na yung mga eskwelahan. Hindi ka talaga mahalata basta tamang puslit lang. Merong kaibigang matalik si tatay, si Hermar. Totoo niyang pangalan. May mga barkada din sila pero itong si Hermar ang pinakakaibigan niya talaga mula pagkabata pa. Kasama niya sa lahat ng kabulastugan sa buhay. Kung tawagin nga nila lolo at lola ang mga ito, ay magkapatid na sa ibang magulang lamang ginawa. Tapos ay magkamukha din umano sila. Parehas madungis at mabaho. Kasi ang ligo nila ay kasabay na ng pagpapaligo ng kalabaw sa ilog. Itong si tatay at si Hermar, maske sa kalukohan, pakikipagbasag ulo, talagang magkasama. Pag naargabyado ang isa, matik re-resback silang dalawa o kung may kasama pa silang iba. Sila yung tipo ng mag-aabang sa daan, ganon. Minsan na nga rin sila na barangay dahil dyan, gawa nang may nabato silang malakas mambuli at tinamaan sa ulo nun. Ayun, duguan. Pero nasettle naman yon. Sabay nga lang silang tinaling dalawa sa sanga ng puno tapos pinagpapalo ng tatay nila. 17 anyas si tatay noon nang mangyari ito. Kagagaling lamang ni tatay noon sa ilang araw na pagtatrabaho nang umuwi siya at imbitahan ng kanyang kaibigang si Hermar na mag-inuman. Opo, Sir Seth. Sila ni Hermar ay umiinom na ng ganong edad. Nung kapanahunan kasi nila ay wala pang importansya ang salitang minor de edad. Basta kaya mong kumita at magkapera, walang kaso. Subali ayun na, nalatag ng lamesa. Nagtataka noon si tatay na silang dalawa lamang dahil madalas naman kapag inuman talaga ay kasama ang barkada. Tsaka hindi sad boy si Hermar na kapag may problema. Ganun ang setup. Kaya nagtataka lang talaga siya. Nung medyo marami-rami na ang nainom nila, dito na nagsimulang magkwento itong kaibigan ni tatay. Ayon sa kanya, may pumuporma umano sa kapatid niyang babae. Itong kapatid niya na pangalanan na lamang nating Isa ay mas matanda kila tatay ng 2 taon. Kasalukuyan itong nag-aaral. Narinig niya umano isang araw na yung kapatid niya na nagsusumbong sa pinsan din nilang babae. Ayon sa chismosong si Hermar, ay umiiyak-iyak nga daw ang kapatid niya doon sa likod bahay nila nang minsang umuwi ito. Narinig niya na may nambubuli umano dito sa kadahilan ng parang nagsiselos umano ang babae sa ati Isa niya. Dahil sa naniligaw sa ati niya ang lalaking kinagugustuhan ng babaeng yon. Inis na inis daw si Hermar noon kasi umiiyak umano ang ati niya. At yun ang kauna-unahang beses na nakita niyang nagkakaganon yon. Sinabi naman ni tatay na away babae lamang yon. Kumbaga, labas na umano dapat sila at hayaan na lamang isettle. Ang kaso, Sir Seth, wala umanong tumutulong sa ati niya. Maski yung manliligaw nito ay hindi nakikialam na parang walang kwentang manliligaw. Ganon. Ang gusto nga daw sana ni Hermar ay yung nanliligaw sa ati Isa niya ang re-respakan. Kasi hindi daw pwede kasi nga miyembro daw ng isang fraternity sa eskwelahan nila. Natatawa pa si tatay habang ikinikwento ito gawa ng
namimili lang din talaga sila ng aangasa nun. Siyempre, iwas din sila sa tunay na gulo, diba? Lalo naman na nang malaman ni Hermar na mahigit 20 anyos na umano ang babaeng nambubuli sa kanyang kapatid. Hindi alam ni tatay kung paano nagawa ni Hermar na kumuha ng ganong impormasyon patungkol sa babaeng yon. Pero nakuha niya ang lokasyon o tirahan nito. Ang sabi ay nakatira ito sa kanyang lolo at may pag-aari silang tubuhan. Kayang-kaya umano nilang bisikletahin papunta sa lugar na yon. Hindi daw sila mananakit. Tatakutin lamang nila. Pero wala pa silang maisip kung paano takutin, kaya naman natapos ang gabing yun na wala man lamang nangyari. Ang buong akala ni tatay ay kwentong barbero lamang ang plano na dala ng kalasingan. Pero isang hapon, dumating na naman si Hermar na niyaya si tatay na samahan na siya. Ang nangyari daw kasi, Sir Seth, itong ate niya ay puros kalmot na. Marami umanong kalmot ang ate niya. E sa sitwasyon daman din nila Hermar noon ay hiwalay ang mga magulang at nakatira sila sa tatay nilang wala naman ding pakialam sa kanila. Bali, nagkakaroon lamang yun ang pakialam kapag napapahiya o nagkakaroon ng iskandalo itong mga anak niya. Kausap na naman umano ng ate isa nila ang pinsan nitong babae na ang may gawa na naman umano noon ay ang babae. Binasted na umano ng ate niya yung lalaking manliligaw pero parang ayaw tumigil ng babaeng yon. E di si tatay, go naman. Alam naman na umano ni Hermar ang tubuhan kung saan din nakatira ang babaeng yon. Gawa nga nang si tatay ay maalam magsulat. Pinasulat niya si tatay sa papel ng kapag hindi mo tinigilan si Isa, mauulit pa itong gagawin namin. Sa sobrang inis lamang ni Hermar, ang plano niya ay susunugin ng mangilan-ngilang parte ng tubo ay mga bilang na tubo lang. Pagkatapos ay pag nasunog na nila ang iilang tubo ay maghahanda naman sila ng tubig para hindi yun kumalat. Pagkatapos noon ay saka na nila iiwan ang sulat sa tubuhan. Medyo walang kakwenta-kwentang trip umano pero ewan. Pag ano naman daw talaga ang edad ay kung ano-ano na lamang yung ginagawa. Subali ayun nga. Alas 8 o alas 9 ng gabi. Manaka-naka na lamang ang mga tao sa paligid. Doon sila dumaan sa may irigasyon o malaking kanal. Doon nila iniwan ang mga bisikleta nila. At nagsalok na sila ng kani-kanilang balde ng tubig sa irigasyon na yon. Doon sa parte na yon ay kita na nila ang tubuhan kung saan nakatira umano. Ayon kay Hermar, ang dalagang nambubuli sa ate niya. Sa pinakamalapit silang parte ng bahay pumuesto, para kitang-kita ang usok at apoy ng tubuhan yon. Pansin nilang may maliit na ilaw na lamang ang nasa loob na indikasyong merong tao at gising pa sa loob. Medyo natagalan sila sa paroon at parito sa may irigasyon para basain ang parte ng tubuhan na ayaw nilang kumalat ang apoy. Habang ginagawa nila yon, medyo nagtataka na si tatay dahil bakit bigla-bigla yung bugso ng lakas ng hangin. Maliwalas naman ang langit ng gabing yon. Yung tipong biglang may papaypay sa tubuhan. Ganon. Pero hinayaan na lamang nila. Nang tingin nila ay medyo safe na at hindi nakakalat ang apoy, kumuha naman sila ng mga uhay ng palay at nilagay doon sa mga hilera ng tubo na punterya nila. Medyo nahirapan din sila sa pagkuha ng uhay dahil maya't maya ang saboy ng hangin na malakas talaga sa tubuhan. Hindi naman nila naranasan yung kani-kanina. Kaya magtataka ka talaga. Sinubukan namang lumingon ni tatay pero wala naman silang nakikita nun. Kahit anino ay wala silang napapansin para sabihing may kakaiba. Subali ito na. Pumwesto si tatay sa bahagi ng tubuhan na may binasang tubig. Samantalang si Hermar ang nasa may harapan banda para magsindi ng apoy.
May dala din silang isang maliit na bote na may lamang gas noon na kinuha pa nila sa gasera. Napakatagal umano ni Hermar. Bakit ang tagal-tagal, sabi ni tatay, eh, magsisindi lang naman. Mabilis lang. Pero ni Usok ay wala siyang makita mula sa kinapapwestuhan ng kaibigan. Walang ano-ano. Bigla na lamang niyang narinig ang hiyaw ng kaibigang yan. Parang nakakita ng ahas o ano. Tumayo naman kagad si tatay sa kinauupuan at pupuntahan sana si Hermar. Nang makita niyang pumasok ito bigla sa pinakaloob ng tubuhan. Pagkatapos ay tumatakbong sumisigaw papunta sa kanang direksyon kung saan nakapwesto si tatay. Tumakbo naman si tatay at sinundan nito. Mar! Mar! Andito ako, Mar! Nahuli ka ba? Sigaw ni tatay noon. Nung una ay tila hindi pa siya naririnig ng kaibigan, pero nang makita ni Hermar na nasa dulo na siya ng tubuhan, ay huminto ito at doon niya palang narinig ang tawag sa kanya ng aking ama. Pagkalingon niya ay tumakbo ito palapit kay tatay at sumisigaw ng, "Balik tayo! Umuwi na tayo! Tara sa bisikleta!" Dahil sa takot ni tatay na baka nga nahuli sila ay sumunod na lamang ito kay Hermar. Pero bago pa man nakaporma palabas ang dalawa, biglang may bumulusok mula sa tubuhan na yon pataas. Kasabay nito ay ang paglakas muli ng hangin na kasing lakas ng hampas ng kanina habang ginagawa nila ang plano. At doon, nakita ni tatay ang rason kung bakit tumatakbo ang kaibigan. Isang dambuhalang panike. May dalawang kamay, may dalawang paa, at may buhok na punong-puno ng napakagulong bahagi. At ang nakakadagdag sa takot ay ang kasuotan nitong napakahaba nun. Aswang? Mar, may aswang? Sigaw ni tatay. Sinagot naman daw siya ni Mar ng, "Alam ko, kaya nga ako tumatakbo eh." Takbo lamang sila ng takbo palabas ng tubuhang yon. Sinusubukang bumulusok pababa ng nilalang para abutin si Hermar, pero nakayuko ito. Si tatay naman ay tila hindi inaano ng nilalang na yon. Si Hermar lang. Sumisigaw na sila. Tinatawag na umano nila lahat ng santong alam nila. At halos isama na nila ang nanay at tatay nila sa mga santong tinatawag. Minumura pa ni tatay si Hermar habang tumatakbo na. "Loko ka, Hermar. Akala ko tao yung pagtitripan natin eh. Akala ko din, pre. Sorry." Bago pa man makarating sa dulo ng tubuhan sila tatay, ay siya namang biglang harang ng nilalang doon. Muling nasalyapan ni tatay ang lapad ng pakpak nito. Para umano talagang balat yung pakpak na yon. Parang karne ng tapa. Lalong-lalo na kapag nasisinaga ng liwanag ng buwan. Sa bawat subok nilang dalawa na lumiko sa dulo, ay siyang pagharang sa kanila ng lumilipad. Nasa ganoong senaryo sila ng walang ano-ano, ay may biglang sumulpot naman mula sa likuran nila. Napasigaw pa sila tatay, pero nakita nilang isa lamang itong matandang lalaki, pero malaki-laki ang katawan at medyo may katangkaran. Medyo malayo si tatay sa kanya. Mas malapit ito kay Hermar. At itong matanda ay bigla na lamang hinatak sa damit sa bandang leeg ang kaibigan ni tatay. Sabay duro naman ng matandang ito sa nilalang na lumilipad. At ang sabi ng matanda doon sa lumilipad na yon, "Ikaw bata ka, umuwi ka na. Lalatiguhin na naman kita mamaya." Sa puntong yun ay tila nakaintindi ang nilalang at bigla na lamang itong umalis. "Anong ginagawa niyo sa tubuhan ko, ha? Papabarangay ko kayo."
Mabuti na lamang daw at wala na ang hawak na posporo at gaas ni Hermar. Kay tatay na lamang ay daladala ang balde nun. Humingi sila ng tawad at ang sabi ay napadaan lamang sila at biglang hinabol nga ng ibon na yon. Tila ba alam ng matanda na ang tubuhan ng punterya dahil sinabi pa nito na hindi umano hahabulin sila tatay ng ibon kung wala silang balak na hindi maganda. Nagmanikluhod sila tatay na hindi na daw mauulit pero itong si Hermar. Nang bitawan ng matanda ay sinabi ang totoo na yung ate isa nga niya ay inaaway ng babaeng nakatira sa may bahay na yon. Kung magkasama nga naman sila ng bahay ng matanda ay baka pwedeng pagsabihan. Napaisip naman ng matanda at pagkakuway sinabi kila tatay na umalis na. Umuwi na. Kapag nagsumbong umano sila sa nangyari ay ipapabarangay niya ang mga ito. Sa takot din nila tatay na baka masabit na naman sa sanga ng puno at mabugbog ng kanilang mga magulang. Umuo na lamang ang mga ito sabay tumakbo papunta sa kanilang bisikleta. Wala nang usap-usap ang dalawa pagkatapos nun at kanya-kanyang uwi sa bahay nila. Halos alas 6 pa lamang ng umaga ay gising na ang dalawa. Parang iisang bituka lamang daw sila na lumabas sa kanilang bahay at nang magkatinginan sa kalsada ay natawa na lamang sila sa isa't isa. Itinanong ni tatay kay Hermar kung ano ang nangyari noong bigla na lamang siyang nagsisisigaw. Ay naman kay Hermar, bale, ibinuhos na nga niya ang gaas doon sa may parte ng sisindihan. Inilabas niya ang paninde o posporo. Nung unang sindi niya, bigla na lamang namatay yung apoy nun. E di kumuha na naman siya ng isang palito. Sinindihan, namatay ulit. Paulit-ulit lamang noon ang senaryo at sa inis ni Hermar ay dinamihan niya ang pagkuha ng palito. Imuko ito para takpan ng maigi ang palito para hindi hanginin. Ikiniskis hanggang sa mag-apoy lahat yon. Pero nang subukan niyang itapon na ito doon sa gas, ay bigla na namang namatay lahat ng palitong may apoy. Pero sa pagkakataon na yon, ay naramdaman ni Hermar yung hangin na tila hinihipan ng apoy. Lumingon siya sa pinanggagalingan ng hangin. At ayun na. Sa kaliwang bahagi niya kung saan yung parte na wala ng tubuhan, ay meron siyang mukhang nakikita. Mukha ng babaeng mahaba ang baba. May nunal na malaki sa ilalim ng bibig. Malaki ang ilong at malaki at mahaba ang bibig na nakangiti umano sa kanya. Kitang-kita din ni Hermar na ang katawan nito ay nakadapa lamang sa lupa. Para itong merong kapa, may malapad na tarapal sa kanyang likuran. Napaatras nga si Hermar at napasigaw dahil doon. Gumapang umano ang nilalang palapit sa kanya pero tila ba hindi siya abot dahil na rin sa nakahambalang ng mga tubo noon. Kaya naman dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na tumakbo ng mabilis. Aswang yun, no? Aswang yun! Gusto man nung makwento sana ni tatay sa iba pa nilang kaibigan pero dahil sa takot na rin nila at baka malaman pa ng mga magulang nila na naghahanap sila ng gulo, ay tinago na lamang nila ito. Hanggang sa malaman ni Hermar na hindi na rin umano binubuli ng babae ang kanyang ate isa. Hindi lamang dahil sa iniwasan na niya ang manliligaw, kundi dahil sa may matanda umanong kumausap dito sa ate niya na tila alam ang pang-aapi ng babae sa kanya at pinagsabihan itong magdala ng luya o bawang sa tuwing pupunta sa eskwelahan. Nung unang kita umano ng babae sa ati isa ni Hermar na may dala itong luya at bawang, ay hindi na ito lumapit at tanging irap na lamang ang binigay niya sa ate Risa. Doon din napag-alaman ni Hermar sa pakikinig sa usapan ng ate niya at ng pinsan nila, na bukod sa malalalim na kalmot na ginawa ng babaeng yon sa kanya,
kapag nag-iisa siya at sa pananakot na huwag magsumbong, ay palagi na rin daw siyang lapitin ng mga panulay o bagat kong tawagin. Hinahabol umano siya ng malaking kalabaw kapag nagsushortcut. Kapag umuwi naman mag-isa at ginagabi ay may mga itim na telang nakalutang na may halong nakakatakot na tawa ang naririnig niya. At hinahabol din siya noon. At kung ano-ano pa. At kung minsan kahit alam ng ati isa ni Hermar ang daan, ay tila ba naliligaw pa rin siya bigla. Minsan ay nawawala siya at nakikita niya ang sariling naglalakad malayo sa talagang daanan niya pa uwi. At doon nga din minsan nangyayari ang hindi maipaliwanag na mga pambabagat na mga hayop sa kanya. May gansang tumatawa, namumula ang mga mata. May baboy na sumasampa sa puno at kung ano-ano pa. Pero magmula nga nang makinig siya sa sinabi ng matandang kinakausap siya sa paaralan, ay nawala ng paunti-unti lahat ng mga kababalaghan na nangyari kay Ate Isa niya. Hindi kalaunan, nalaman ni Hermar na posibleng ang matandang nakahuli sa kanila sa tubuhan ay ang matandang may-ari din mismo ng tubuhan na yon, at ang lolo ng babaeng nang buli sa ate niya. Minsan pa nga daw niya itong nakita sa isang piyesta sa kanila, at tila ba nakilala siya nito dahil nakatitig sa kanya ng matalim. Hindi siya pwedeng magkamali dahil sa lunal nito sa ilalim ng labi. Hindi alam ni Hermar kung bakit selos na selos ang babae sa ate niya, kahit na hindi naman nakatuluyan ng babaeng yon yung nanligaw sa ate Isa nito. Pero magpagayon pa man, nalaman nila na kahit papano, nagsiselos din pala ang mga aswang.